Welcome back, mga ka-aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na pinag-uusapan po ngayon sa social media, mga ka-aldab. Sa mga taong hanggang ngayon, kumbaga, panaytira pa rin po ng panaytira sa Aldab Nation. Yung tipong lamang na nga po sila, panay banat pa at panay paninira pa po. Desperado na nga po talaga sila. Gusto na nga po talaga nilang totaling durugin ang Aldab Nation. Pero okay lang yan, mga ka-Aldab. Kumbaga, hayaan po natin sila. Kung yun po yung sa tingin nila, makakagaang ng loob nila, masisiyahan sila, hayaan na lang po natin. Hindi po ba? At least, kumbaga, normal na lang tayo. Kumbaga, chill-chill lang, mga ka-Aldab. Itong update natin, mga kalda, bago tayo magsimula, marami pong kumu-question na mga legit Dabber Cards at marami na rin pong nagtatanong sa atin, Mr. Destiny, bakit kaya hindi man lang binate ni Richard Polkerson ang 8 Bulaga? Bakit hindi man lang ito nagbigay ng announce o video message man lang ng pagbate? Real talk to, mga kaaldab, wala man lang daw paramdam si Richard Polkerson sa 8 Bulaga. Hindi po katulad ng dati na nagla-live zoom siya. Pero ngayon talagang wala eh. Di po ba? Wala po talagang paramdam. Marami tuloy nagtatanong, mga kaaldab, tuluyan na nga po bang nawala? O tuluyan na nga po bang tinanggal si Richard Polkerson? Yan po yung aalamin natin, mga kaaldab. Gusto ko po talagang malaman, kaya lang tikom lahat ang bibig po nila pagdating dyan. Pero lalabas at lalabas din naman po yan eh. Well, punta na po tayo dito sa ating pinaka main update, mga kaaldab. May bago na naman pong pinasabog itong mga main fanatics sa Tarmin. Sinasabi nilang buntis daw po si Main Mendoza at ang nakabuntis si Congressman Spotted. Naniniwala po ba kayo sa mga desperadong galawan na yan? Sinasabi raw po na hindi na nga po raw gaanong pinasasayaw, kumbaga hindi na raw po katulad ng dati, kung yung mga pinapakita po ni Mengay na talagang todo, nag-iingat na nga po raw si Mengay ngayon dahil may laman na nga po raw yun galing kay Congressman Spotted. Nakakatawa, di po ba? Hindi mo, ito yung sinabi ko kanina bago ako magsimula. Yung lamang na po sila. Yung tipong nakadapa na rin po yung iba at bumitiw na. Ibig kong sabihin yung mga taong kumbaga umalis sa Aldab Nation dahil nga po hindi nila kinaya. Yung pa yung binabanata ng gusto. Kaya lalo pong yung mga bumitiw, lalo pong madudurog. Kumbaga, lalong masasaktan. Pero kung nanatili kang matatag, nanatili kang kampante, hindi ka masyado maapektuhan. Real talk to, mga kaaldab. Kasi, kumbaga, nasasaktan ka na eh. Lalo ka pa po nilang sinasaktan. Pero kung hindi ka nagpapaapekto, katulad po namin, normal lang sa'yo. Hindi po ba? Ito yung sinasabi ko, mga kaaldab, na dapa na yung kalaban pero pinagpilit pa rin po nilang pinagbabaril. Kaya po, mga kaaldab, desperadong galawan. Hindi ko alam kung saan nila to nakikita, porket ba hindi tayo gaano nanonood ng 8 Bulaga? Porket ba bihira lang po tayong maganood o pinapanood lang natin kapag kasi Mengay tapos lipat agad-agad, hindi natin tinatapos yung kabuuan ng full show? Siguro isa yun sa naging rason nila. Kaya po nila sinasabi, ano, hindi naman nanonood yung Aldab Nation eh. Sabihan na lang natin ang ganito, total hindi naman nila alam yung ganap, hindi naman nila nakikita yung mga kaganapan na mga ganyan. Ito'y base po, mga kaaldab, sa pinapakalat po ng mga main fanatics sa Tarmin. Although siyempre kakampi nila si Maha eh. Kakampi rin nila si Miles, di po ba? Saan tayo kukuha ng mga kakampi? Halos lahat, karamihan na po ata ng mga 8 Bulaga mga army na. Kaya nga po yata isa sa dahilan kaya hindi pumupunta si
Richard Folkerson dahil sa mga ginagawa po nila. Dahil mismong sa loob na ng 8 Bulaga, naando na po yung mga taong hindi mo mapapagkatiwalaan. Yun siya po mismo yung kakagat sa'yo. Real talk, mga kaaldab. Ito nga yung sinasabi ko, mga kaaldab, na kapag hindi po kayo updated, may lalabas na ganito, agad-agad po kayong maniniwala. Tuwan-tuwa nga po sila yung mga balitang ganyan, etc. etc. Kaya po daw magmamadali na ng kasal. Sila na nga po nagbibigay ng anunsyo. Magugulat na lang po kayo, talagang masasabi mong updated na updated sila. Pati ba naman yung pecha, yung pagpapakasal, nakahain na. Kumbaga, nakahain na sa mesa. Uupuan mo na lang para kumain. Real talk, mga kaaldab. Kaya nga po ako natatawa. Kaya ako to'y binibigay po yung update na to para po sa mga mamis na alam ko nalulungkot, dismayado, lalo pa po ngayong sa kumakalat na tayo pa po yung binabana, tayo pa po yung pinagbibintangan sa mga pinagagawa nila sa Aldab Nation isusumbat, di po ba? Porket hindi makagalaw si Richard Folkerson Jr., porket hindi siya makapag-react dahil nga po sa nangyayari, dahil pigil na pigil siya ng GMA, di po ba? Tapos sa kanya isisisi, siya yung sasabihan ng mga masakit na salita. Lagi ko naman pong pinagtatanggol si Tisoy para sabihin na wala po siyang magagawa, wala po siya sa posisyon para gawin ang gusto ng Aldab Nation, dahil nakatali po siya sa kontrata, isang kontrata na malaki ang multa mo kapag kumbaga hindi mo siya sinunod. Alam ni Richard Folkerson at alam din po ni Menga yan. Kaya nga po wala silang magawa eh. Ang tanging nagagawa lang po ni Richard ipakita at magparamdam sa Aldab Nation. Kaya lang hindi masyado nagegets ng Aldab Nation. Kaya yung iba bumigay na. Kaya yung iba nanlamya, magpapahinga po muna daw. Babalik na lang daw po sila kapag dumating na at nakita na sa 8 Bulaga sila Menga at Tisoy. Hindi po ba nakakadismaya yung makakarinig ka ng ganun? Kasi nakakalungkot dahil kung kailan po nararamdaman na natin at inilabas na nga po ang huling baraha ng mga Armin para matigil na nga po yung mga ganyan, para wala, para manahimik na rin po si Congressman Spotted. Hindi po ba wala ng issue-issue, wala ng ambush interview, kumbaga, kasi nailabas na eh. Di po ba pwede na siya maglalakad, hindi na siya i-interviewin, kumbaga, kasi alam na ng mga netizen, alam na rin ng buong mundo, di po ba? Isa po yun sa nagiging nakikita ko, mga kaaldab, kaya dumating yung part na yan. Kaya maging kampante lang po kayo, maging matatag, napakarami po na talaga nating kalaban at isa-isa po sila naglalabasan ngayon. Ito yung mga galit din sa Aldab Nation na hindi ko alam kung bakit, mga kaaldab. Pero maging kampante na lang po kayo, maging matatag. Yan lang po yung kaya nating gawin ngayon habang wala pang hakbang o hindi pa masyado gumagalaw o kumbaga kumukuha pa lang ng magandang tempo si Richard Folkerson Jr.